welcome back to my channel. Ngayon, magluluto ako ng sinigang na hipon. So, halika, samahan niyo ako. Magluto tayo. So, para sa mga bago pa lang dito sa channel ko, don't forget to subscribe and hit the notification bell. So, ang ating mga sangkap ay ang bida. Ang hipon natin, ayan, meron tayong kalahating kilong hipon. Meron din tayong isang sibuyas na hiniwa ko na. Meron din okra, kamatis na pinaghihiwa ko na. At syempre, meron tayong kangkong at sinigang mix. Simulan natin sa pagpapainit ng mantika sa ating kawali. Ayan. Igisa natin ang ating sibuyas. Isang sibuyas lang ang ginamit ko. Kasi alam niyo naman ngayon sa ating panahon, ang hirap mamili. Ayan. Sa tindahan ko lang yung nabili. Ayan. Inilagay ko na ang ating hipon. Ginigisa ko kasi muna ang aking mga ingredients bago ako maglagay ng sabaw o ng tubig para sa aking sinigang. Ginigisa ko muna hanggang siya magkulay orange. Yan ang ating hipon. Oops, Elsie, hindi ko na sa inyo napakita kasi nalobat yung cellphone ko. So, itong isang camera ang ginamit ko. Hindi ko na video o nakuhaan ng pelikula yung ating paglalagay ng kamatis at okra. Ayan, nailagay ko na siya, Elsie. Pakukuluan na lang natin siya. Ayan, pinakuluan ko na siya ng 5 minutes. Nakikita nyo naman, kumukulo na siya. Ang ganda ng pagkakakulo niya. Pagkatapos ng 5 minutes na pagpapakulo, ilalagay na natin yung konting asin. Hahaluin lang natin. Pagkahalo niya, syempre, maglalagay na tayo ng ating, ayan, sinigang mix sa sampalok para maasim. Syempre, sinigang ang ating lulutuin. So, kailangan sinigang mix pampaasim. Ayan. Pagkatapos ating ilagay yan, hahalu-haluin lang natin yan, then pakukuluin lang natin in 2 minutes. Kapag alam na natin o malambot na yung ating okra, pwede na natin isunod yung ating kangkong. Ganyan lang ako magluto ng sinigang, Elsie's, napakasimple. Hindi kumpleto yung sangkap niya, wala dyan yung ibang sangkap ng sinigang kasi wala akong makita dyan sa aming talipapa. Hindi kasi ako bumili ngayon sa may palengke. Yan lang sa may talipapa namin. Eh, kukunti yung mga nagtitinda. Yan lang yung mga available na gulay na pang sinigang. Ayan, pagkatapos nyan, inilagay ka na natin ang kangkong. Ayan ang kangkong. Inilagay na natin yan. Pagkalagpalagay natin yan, Elsie's, tatakpan natin siya. Pakukuluin natin siya in 3 minutes lang. So, ayan, napaka-fresh na ating kangkong. Napaka sustansya ng ating ulam ngayon, Elsie's, sinigang na hipon. So ating tatakpan na in 3 minutes only. So eto na, Elsie's, after 3 minutes ng pagpapakulo, ayan, nakikita nyo naman, luto na ang ating kangkong. Halu-haluin lang natin to ng kaunti at ito naman ay ready na. Okay na ito. Pwede na itong ihain. Luto na siya. Luto na rin yung okra, kamatis, at syempre yung hipon. Ayan. Ating titikman na to kung okay na yung panlasa natin. Ayan. Make sure na malambot na talaga yung okra. Ayan. Elsie, so, luto na. Tikman natin ang ating sinigang na hipon na napakasarap. Ayan, ganda na ang pagkakaluto na hipon. Nakakatakam. Tikman natin ang sabaw kung okay na ba. Kung tama na yung asin, ang alat. Ayan. Medyo
matabang para sa akin, so dadagdagan ko siya ng kaunting asin. Kaunti lang naman, Elsie's. Ayan. So, nakikita nyo naman, kumukulo-kulo pa siya. Kulay, may orange, may green. Ayan, nilagyan ko siya ng kaunting asin kasi para sa akin matabang ko siya. Siguro dahil inilagyan natin ng kangkong. Dinagdagan ng ingredient. Siyempre kanina, sapat na yung tubig kanina. Ayan, atin nakahaluin. Ready na to, MCs. Pwede na natin pihain. Ayan, napakasarap. Tapos na aking pinigang na hipon. So, let's go! Let's eat!